happy ang bawat araw ninyo kasama kami eh. At gawin din nating memorable ang araw na ito para sa mga chikiting na lumilevel up ang age. Hindi lang birthday bash ang hatid namin through video greetings, pero birthday bash dito sa Chika Besh. Maligayang kaarawan sa inyo. Mwah! Happy birthday! Happy birthday! James Matthew Baltazar, Kian Mark Benavides, Kendra Caitlin Villaflor, Joanna Tidula, Julian Gail Evangelista, Merchana Grace Lumabi, Miguel Reyes, Arjan Kiel Gabilan, Graciel Lay Alfeche, Gray Makasohol, Althea Talusan. Wishing you all the happiest of birthdays. Sending lots of love from Chika Besh. Happy birthday! Sa mga mommies na may kids na magse-celebrate ng kanilang birthday, pwede kayong mag-send ng birthday details ng inyong anak sa official Facebook page ng Chika Besh. Kami mismo ang babati sa inyo! Kaya ano pang hinihintay nyo? Send na! Chika Besh, Chika Besh, mga chika, everyday magsaya. Chika Besh, Chika Besh, basta everyday super happy ka. Kilala natin mamaya sa TBH, sumasayaw lang sa Christmas party noon. Ngayon, dancing frontliner na! Pero, Mamang, bibisita din sa atin si Paolo Paraiso. Oh my gosh! Yes, yes! Titignan din natin ang past ng isa sa kapitbahay ni Aling Nena. May ganun, Mars? Abangan nyo yan mamaya, mga kachika. Dahil sa new normal na tayo, mga kachika, kakaibang tapang talaga ang tawag ng panahon. Oo! Lalabas ka lang para mag-grocery, mamalengke, laging may bit-bit na kaba, di ba? Meron. Pero sa usapin ng courage o tapang, tumatawid yan hindi lang sa pang-araw-araw na buhay, kundi sa personal relationships at professional life natin. Tama, takot ang dahilan bakit hindi natin na-achieve ang goals natin at maging masaya. Sige nga, subukan nating alamin anong kinatatakutan natin. Ano yung mga pumipigil sa atin? Baka mahanap din natin yung lakas ng loob na labanan yung mga ganyan, di ba? Mm-hmm. Kayo guys, ano ba yung mga takot na hinaharap nyo? Yung kaya kayo napapanghinaan ng loob at paano ba malalabanan nito? Ikaw, Ria, bakit ka natatakot umibig? Ay, natatakot umibig ala! Pero there's this fear in investing. Mm-mm. Oo! Everything. Time, emotion. Time, emotion. Sobrang parang, kasi ako medyo may pagka-control freak ako na gusto ko malaman yung mangyayari. Kahit hindi naman natin magagawa yun. Na constant reminder ng sa sarili ko na hindi, okay lang yan. Like, live. Mm-hmm. Allow yourself to live in the moment. Na, pero ako, I strongly believe talaga, like I've said before, na kung takot ka, ibig sabihin nun, worth it yung ginagawa mo, mm-hmm. diba? Hindi ka naman matatakot kung wala lang. Oo. Tsaka parang, yung takot, ibig sabihin nun, may change. Nakakatakot naman talaga yung change. Pero, natutulungan tayong maging better people, better partners, better friends, everything. Hmm. Kayo, what are you... Pero bakit nga tayong mga tao ganun, no? Kapag hindi natin alam kung anong kalalabasan, parang nakakatakot. Hindi mo alam kasi parang tunnel yan, eh. Hmm. Ano yung nasa dulo ng tunnel na yun? Na madilim, di ba? So, ano yung naghihintay sa'yo doon? Pero... kung puro paiirali mo lagi takot, hindi mo malalaman ang ganda pala nung naghihintay sa'yo doon. Diba? Yung you'll never know until you try. Diba, no? At saka feeling ko ano din kasi yun eh, way natin sa pag... yung fear, paraan yun ng katawan natin na protektahan tayo. Na, kasi diba, kunwari, hindi naman natin siguradong magiging okay yun eh. Yes. So bago pa mangyari yun, wag na. Parang defense mechanism defense ng katawan. Defense mechanism, oo. Mm-hmm. Paano kayo, mamang ate, how do you usually like conquer your fear or... pinipigilan yung sarili. Alam mo ako, pikit mata. Yun. Just do it. Ganon. Mm-hmm. Parang, eto, napakasimple. Takot na takot ako magpa-swab test. Mm-hmm. Yung maliliit bang bagay na ganon? Wala, pumikit ka lang. Hanggang tapos, halika, go! Pasok mo yan! Kasi ako personally, syempre iba-iba naman tayo. Yung mga ibang tao, kailangan ng time to prepare. Mm-hmm. Pag meron silang gagawin, ako hindi. Kung alam kong kailangan ko siyang gawin,
Ayan na, akin na. Don't give me time to think because I will overthink. Overthink? Yun yung kalaban natin. Yun ang kumapatay talaga sa akin. Yung ang daming pumapasok sa isip ko. Pero ako, I just jump the bridge. Go! Ako naman, sa ganun, parang iniisip ko na lang na kung gaano ka worth it yung mangyayari pagkatapos ko gawin yun. Na parang, okay, it's going to be worth it. It'll make me happy. Wala naman akong nasasaktan. Yun, exactly. As long as wala kang nasasaktan. Wala kang nasasaktan sa ang kapwa. At yun ang ikasasaya mo. True. At yun din ikasasaya ng mga mahal mo na nasa paligid mo. Go! Ako, nung bago kami nung asawa ko, I mean, nung when we were starting, syempre, all eyes were on us. Grabe yung fear, ah. Yung fear of rejection of certain family members from his side and mine. Mm-mm. Kasi nga, it's not the most ideal relationship. Tapos yung fear of what other people will say. True. Other people will say. Mm-hmm. Ang daming layers of fear. Pero tingnan mo naman, it's the best decision I've ever done. Di ba? Ano mo yung fear na yun kung di wala tayong tali? Oo nga. Pero ano, baby steps. Tapaoho. Alam mo yung tapaoho? Isa kabayo. Isa kabayo, yeah. Nakakita ko lang kasi gumanoon siya. Nagtapaoho ako. Visual cue. Kasi, well, I mean, most of the time, yung mga taong mas maraming sinasabi, yun naman yung mas hindi importante. True legit. So, focus tayo. Hey, ano ba? Focus. Ano ba? Wala naman akong nasasagasaan. Wala kaming tatapakang tao. Mm-hmm. Kung ito ang magpapasaya sa atin, go for it. Saka baby steps. Oo. Unti-untiin mo. Masyado na overwhelm yung bigla ang atras ka konti. Atras ka konti. Tapos, do what feels right for you. Diba? Exactly. Ayan mga kachika, ano naman ang nag-hold back sa inyo? Tandaan nyo na you are accountable for your own happiness. Mismo. At aside from that, ikaw pa rin ang pipili ng ikakalungkot mo. Kung hindi ka masaya kung nasaan ka man ngayon sa personal life, relasyon o trabaho, you can always walk away and choose happiness. Mm-hmm. May takot man, at least hindi mo masasabi na you settled for less. True! Correct. Paalala lang din sa usapin ng lakas ng loob, ilulugar din natin ito, ha? Huwag yung palaban sa puntong nawawala ang respeto. O kaya, go lang ng go. May napeperwisyo ka na pala. Kunwari, walang mask dahil malakas ang loob na hindi ka magkakasakit. Yan, ganyan. Eh, paano naman yung mga nag-iingat? Laging ilulugar ang sarili. Sabi nga sa kanta, walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Correct. Lahat tayo may pananagutan sa isa't isa. Totoo yan. You don't live for yourself. Especially now. Lalo ngayon. Yung takot yun, okay yun. Gamitin niyo yung to protect yourself and to protect others. All together now, walang sila. At alam niyo, kung gusto na nating matapos talaga itong pandemic na to, gawin natin yung bawat responsibilities natin sa isa. Hmm. Diba? Gawin natin yun para kung gusto niyong bumalik tayo sa normal life, then sumunod tayo kung ano yung nararapat. Tama. Kaya mga kachika, please find courage to be happy na ikabubuti sa ng lahat sa paligid mo. At wala nang tatapang pa sa panahon ngayon kung hindi ang ating mga frontliners. Yes. Pero may isang grupo ng frontliners na hindi lang hinaharap ang pandemya. Naku, eh sinasayawan pa. Oo, sinasayawan nila yan. Kilala natin ang dancing frontliners dito sa To Be Happy. Ako si Leia Grace Del Rosario, 26, isa sa mga Zumba dancing frontline. Nakaka-proud ang nursing kasi kapag nakakatulong ka sa pasyente, nagpapasalamat sila ng genuine. So, nakaka-flatter, lalo na ngayong COVID, nakaka-help ka sa mga nangangailangan na may sakit. Sobrang nakaka-tuwa siya sa pakiramdam, which is nakaka-pay off ng pagod. Napili ko dito sa Montalban kasi sa DOH, parang ang pinakamalayo nila, Dulong Hilaga nga yung Montalban. So parang dito ko na rin kasi konti nga lang din yung nurses na willing na magpunta rito sa
Montalban. So since nandito na rin lang ako nakatira, bakit hindi na lang din yung mga kababayan ko ang isa-serve ko sa pagiging nurse ko? Ang mga challenges sa pag-work namin dito sa Montalban, kasi we have uplands eh, yung mga bundok na aakyatin ng mga nurses na kagaya namin, sila yung mga kinikater namin, mga dumagat actually yung mga kinikater namin, yung mga hirap bumaba sa kapatagan, sila yung dinadala namin ng mga bakuna, sila yung minabakunahan namin, nagbibigay kami ng mga gamot, ng mga kung ano po yung mga may bibigay namin, family planning, mga ganyan. Once a month, depende po sa kung ano yung week, kunyari first week namin sa Puray, second week namin sa Makaingalan, ganyan. Depende po kung ano yung mga nakaschedule namin eh, sa mga dulo-dulong mga barabarangay, dulo-dulong mga bundok. Sa Makaingalan, sumasakay po kami ng habal-habal. Tapos, sa Puray naman po, may lakad. Meron din pong tumatawid ng ilog, mga dalawang ilog, ganyan. Tapos, sa Anipa, ay sasakay naman po ng mga bangka. So, depende po pala yun kung ano, kung mababaw or malalim. So, kapag medyo mababaw po, hindi pwedeng hindi pwedeng bangkain, lalakarin po namin yun. Mga 2 hours siguro ang lakad. Mga ganun po. Isa din sa mga challenges, yung mga buntis natin sa mga kabundukan, binababa kasi sila ng mga nurses natin. So, kapag, syempre, pag matagtag yung daanan, baka mamaya bigla ding nanganak. So, ganun. Isa din yung sa challenges na dapat maaga silang ibaba. Oo, bago sila manganak kasi baka mamaya manganak sila sa daanan. What makes it rewarding? So, sabi ko nga kanina, di ba, yung thank you lang nung pasyente, sobrang nakaka-touch na. Kasi sila wala naman silang mabibigay, wala silang pera, wala silang may i-offer sa'yo. Kundi thank you lang. So, yun, sobrang okay na sa amin, sobrang nakaka-touch na sa amin. And nakaka-pay off din talaga ng pagod. Hindi na namin kailangan ng kung ano pa. Bilang frontliner, nakaramdam po kami, hindi lang naman po siguro ako yung nakaramdam ng takot. Lahat naman po kami. Kasi, syempre, nung una, unknown ang COVID eh, sa atin. Kumbaga, ano ba yung COVID pa? Ano yung nakakatakot ba ito? Ganyan. Pero, yun nga, at sabi ko nga din, at the end of the day, kailangan mo pa rin magpakalakas kasi kayo yung mga frontliners, kayo yung unang mag-serve. Kayo yung unang line of defense ng bansa, ng bayan. Nagsimula yung Zumba noong July. Idea siya ni Dr. Emily Ann Orojay, which promotes yung wellness ng mga pasyente natin. Medyo nag-high blood kasi sila nung time na yon. So sabi ni Doc, why not mag-Zumba tayo? Ganyan. Para mas maging lively yung mga tao. And in a way din, pwede rin siyang maging pang-loose din ng anxiety tsaka distressing din ng mga pasyente kasi sobrang lonely nila, malayo sila sa pamilya nila. And they really look forward na mag-Zumba everyday kasi parang pastime na din nila. And kapag yung nurse kasi nagtawag, sobrang, uy, sige tara, Zumba na tayo. Happy talaga sila and they released happy hormones. So I think talagang nilook forward nila yon. Para everyday happy, tayo ay mag-Zumba para ma-distress at mag-release ng happy hormones. Alam mo, nakaka-healthy at nakaka-happy talaga yung Zumba. Tama. Oh, ready na sila sa Christmas party, dance showdown. Let's go. Tama, kahit let's virtual go. Ito. Alam nyo, ang dancing, it makes and produces happy... Ay, yes, totoo yan. Happy hormones. Paki-close up nga si Mamang. Paki-close up yung paa. Wow! Yeah! Totoo yan. I love dancing. Wow! Easy dancing. Easy dancing. Hindi talagang sobrang iba pag sumasayaw ka talaga. Yung
Tsaka nakakabagets yan. Happiness, no? True. Oh, pero sabi mga frontliners natin, lang namang magagaganito siya. Pupa! Bakit hindi? Diba? Anyways, maraming salamat, Nurse Leia, at sa lahat ng frontliners sa buong bansa. Tunay kayong mga bayani. Saludo kaming lahat sa inyo. Up next, makakausap na natin si Paolo Paraiso sa pagbabalik yan ng... Ano ba? 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 Ate daw. Di ba? Buti nga hindi tita, imagine. Ano ba? Ate-ate, akong kuya mo. Kamusta ka na, Pau-Pau? Okay naman. I'm doing okay. But quarantine? Syempre, could be better. Yeah. Everybody could be better, but doing okay. Doing okay. Ano so, mga major adjustments ang ginawa mo ngayong quarantine period? Nako, ang dami. Yeah. Kasi na-realize ko na ano eh, na hindi ano, non-essential pala ang lifestyle ko. Kasi lahat na pinagkakakitaan ko, sa as an actor, mm-hmm. as a businessman, restaurants and bars, lahat mm-hmm. sarado. So, may gym. Like, sa gym din, sarado lahat. Yeah. So yun. So, ang major adjustments ko was, one major one was my mindset na mm-mm. kailangan ready lang ako. Kailangan ko lang mag-survive. Mm. Yun ang major adjustment ko. And physically, I was trying to cope physically. Sobrang affected ka pala. So, kasi hindi ko naman sinasabi, lahat tayo affected. Yes. Pero ang dami mong lahat nakalabas. Marami kang baraha. Yes, kaya. Yes. Grabe. No, but the restaurant scene, it's surviving now. It's yes. It's opening up, daan-daan na nagbubuka. Mm-hmm. So yun, the whole quarantine yun ang inasikaso namin sa negosyo. Paano kami mag-adapt? Na, yung dati din, pinapansin masyado yung deliveries. Ngayon, yan ang number one priority ng restaurant. Dapat dumating ang pagkain sa mga tao ng kung paano mo gusto. Diba? Parang ganun. Which is very challenging. Mm-hmm. Very challenging. So aside from realizing that the things that you're invested in are non-essential, what other major realizations did you have during this time? Ang naging daily routine ko, I wake up at 3 a.m. What? Why? Kasi dahil wala akong ginagawa masyado, natutulog lang ako pag inaantok ako. Okay. So, pag nagigising ako, mag-jog ako ng 5 to 10 kilometers. So, after I do that in the morning, I eat breakfast, tapos mag-online na ako. Pag inaantok ako, matutulog na ako. Tapos, magdating ng gabi, mag-attend ako ng mga film lecture. I see you there. Yeah, like diba? Film lectures, yan, mga iba-ibang workshop. Classes, yan, mga workshop, yan. Mm-mm. Para to keep the mind naman, to keep active. Sane. Yan. So yan, yan ano, physically and mentally, nagpapaka-sane ako. The stuff that you attend mainly for directing, no? Yeah, yeah. And writing, some writing. Nice. Was. Ayun. Nice. Doon sa mga workshops na ginagawa mo, you mentioned na you're taking up writing din. May mga nasulat ka na ba? Yeah, a number of concepts came to mind. So, napaka-dami kong ang nagawa ngayon. Galing. I think I'll come out of this quarantine na medyo iba yung mindset. Ang ginawa ko kasi to cope with the pandemic, ginawa ko yung, gumawa ko mga short goals. Kasi pag long-term, masisira ka na bayad. Parang if you make it, isipin mo yun, 6 months dapat ganito. Mm-mm, nahirap. And I realized ngayon yung pandemic, hindi dapat gano'n ang thinking. Ang thinking mo dapat every 2 weeks na lang para... At least to keep you sane. Tsaka you'll never know what's gonna happen after 2 weeks, after 3 weeks, ano na ba? Okay na ba ulit? Or what? So to keep me preoccupied, ang ginagawa ko, ang minor goals ko, every 2 weeks, may maliit akong goal. Kaya gusto kong tumakbo ng 1 hour na straight. So in the next 2 weeks, I have to achieve that. Mm-hmm. So ganun, physically and pang yung mga creatively naman, parang in 2 weeks, dapat matapos ko itong script na sulat ko. Uh-oh. Kahit hindi siya maganda, masulat ko lang siya. So naging... objective-driven ako ngayong pandemic. Yeah. Actually, itong nangyaring pandemic na to, hindi mo dapat lahat, puro negative lang yung pananaw mo eh. Mm-hmm. Ito kasi siguro yung time para discover natin sarili natin, no? Mm-hmm. Kung saan tayo malakas, kung saan tayo... Discovering new skills, diba? Discovering new talents na hindi mo alam na nandun pala. Which we are blessed to do, kasi hindi naman lahat ng tao nasa position to do. Correct. Diba? Parang may iba na kailangan nilang isipin yung trabaho nila araw-araw. Mm-hmm. But still, it helps that
you, ako kasi I'm a big believer of mind setting. Of course. You, kung anong iniisip mo, yun yung, kung anong iniisip mo, yun yung nangyayari. Nangyayari. Yeah. So this quarantine, meron ka bang bagong sport or meron ka bang bagong activity na ngayon mo lang nagawa? Ngayon ko lang nagawa. Or not try. Oh, yung mga Chinese garter. Jackstone. Magluluto. Araw-araw nagluluto ako. Natuto ako magluto. Do you live alone? No, I live with my parents. Oh, okay. So merong nagluluto? Usually kasi, kanya-kanya kaming buhay sa bahay. Like, nung before the pandemic, I go home, sleep, get out of the house. So nakapag-bond din kayo ng family? Oh, yeah. Oh, yeah. Yun. Maganda. Yun yung maganda doon. Complete kami sa every meal. Parang gano'n, so nice. Gano'n nangyayari. For 6 months. Siyempre, dahil kain tayo ng kain, di ba? Kailangan din natin ng pa-exercise. How about yoga? Yes, so isang ano na sa akin ng sister ko, isang influence naman sa akin. Yeah, si Bubbles. Oh, si Bubbles is a instructor ngayon, yoga instructor. Wow. So yun, parang before the pandemic, parang di ko kinukonsider. Di ba we go to a gym, Empower, yes. And we do MMA, yes. We do active, iba hindi tayo yoga people eh. But then I realized, mukha ko to yoga. Yan. So it's calming. It also helped, I think it also helped with my mindset. Oo naman. Na pumalma ako and naging rational. Instead of being emotional, ganyan. Yeah. May specialize ka ba pagdating sa diet na may mga sinusundan ka bang ganyan? Wala. That's why, kaya ako tumatakbo araw-araw. Ayun. Kasi, malakas ako kumain ng sugar. Hmm? Kung malakas ako, hindi naman sugar, ako kumain tsokolate. After eating, tsokolate. Tsokolate. But ang meron ako strict rule na hindi ako nagsosoft drinks or juices. Ang tagal ko na rin din nagsosoda. Na-try yun, ikaw, nagsosoda. Ako, hindi rin ako masyado. Pero grabe ako sa kape kasi. Hindi ako masyado soda. Sure. Dati ako grabe. Yan din ako, hindi ako nagkakape. Yung energy ko ganito, natural to. Seryoso? Huwag ka na magkape, please. Wala pa ako kape yan. Eh, Diyos ko, tsokolate na nga. Please, huwag ka na magkape. Alam niyo, magka-batch kami sa Star Circle. Yes. Talaga? Ah, kaya kayo pau-pau. Ganyan. Magka-birthday pa kami. Magka-birthday pa kami. Pau-pau. Well, itong revelasyon, Poleng. Magkapatid kami. Roll VTR. Kapatid ka pala kita. Bossing, adopt me! Bossing, adopt me! Please, naku na! Masarap magluto to, Bossing! Pagluluto kita, Bossing, naku, masarap adobo. Ititrain pa kita. We're going back to working out for you. How often do you work out? Like, every day? Yeah, every day. So, would you say na nakatulong yun sa pag-handle sa lahat ng nangyayari? Yes, definitely. Kasi, like I said, pinapagod ko yung sarili ko para... Kasi, di ba, parang hirap matulog pag marami kang iniisip. So, totoo. Pinagod ko sarili ko. Yes. And I made sure na yung iniisip ko, yung mga goals ko na lang for the week. Diba? Ganda nga nun eh, na may goals ka per week. Kasi at least parang it gives you something to look forward to, yeah, something to work towards. Tsaka naman may iwasan mo yung burnout pag gano'n eh, di ba? Kasi pag, ang target mo is next 3 months pa, parang pagdating mo ng second month, parang tagal bagot pa na. Bagot ka, bagot ka na. Pero if diniitan mo yung mga goals mo, maabot mo rin yung... Tapos iba-iba pa. Oo, nag-iiba-iba pa. Laging noted creative, with many things po, opo. Parang guidance counselor, no? Ganyan ako sa mga kaibigan ko. Thank you, Kuya Pao. Thank you, Kuya Pao. Tito Pao. Tito Pao. Isisend ko lang ano ko, bill, ha? O, mamaya, chikahan about life and love ang atid namin sa inyo with Paolo Paraiso. Diyan lang kayo, magbabalik pa ang... Kasama pa rin natin si Paolo Paraiso. Hindi lang fitness goals si Paolo, dad goals din. Wow. Pakilala mo naman sa amin yung 2 boys mo. Naku, nalaki na. Yes, I have 2 boys, si Tomas and Lucas. They're 15 and 10. And sobrang kamukha ko sila. Hindi lang kamukha nanay nila. Wala kayong ebidensya. Relatable asset. Ayan, oo. Wala kayong ebidensya. Eh, maliit pa sila dyan. Yeah, maliit-liit pa. Pero, bigyan na rin yung mukha. Yan, recent. Tignan mo si Mylene, no? Nakapanlalaki. Away ka. Mas younger tong naka-stripe, di ba? Yes, oo. Ay, dahil gustong-gusto mo silang maging kamukha, anong klase ka bang daddy? Ikaw ba yung cool dad? Mahigpit na daddy? I'd like to think ako yung cool dad, syempre. But? Pero napapagalitan kasi ako ni Mylene pag nagiging cool dad ako masyado eh. So, pinag-uusapan kasi namin how to discipline them eh. So, nasa gitna ako. Pero syempre, paminsan-minsan like yung 15-year-old ko, bigay hilig ako sa kanya. Kasi gusto ko yung interest niya, parang
natawag sa akin, Dad, may nakita akong libro about cinematography. Mm-hmm. So ako, okay. Okay, wow. Oh, bilhin mo na. Ako na, akin na yan. Or dahil kinakaw na laptop pang edit. O say, ano camera gusto mo? Ano lente gusto mo? Parang gano'n. Kasi hindi kayo hirig kasi. He's into, ano nga. Yeah, because in dreams ko, nakikita ko, naggusto rin niya. Mm-mm. So, buong siya, sa kanya ko ibibigay para siya yung maging director. Or mm-hmm. Alam na natin mga future. Yeah. Tanda mo na! Oh, nga, Ate Pau-Pau. Yun nga, binata na si Tomas. Yes. Is it challenging na magpalaki ng teenager or do you get to enjoy it more now na malaki na siya? Yeah, I get to enjoy it and props to Mylene. She raised two fine gentlemen. I give everything to Mylene. Props to Mylene. Ganun ako. Tumulong ako sa kanya, kay Mylene. And si Mylene lahat. So yan. So, na-enjoy ko ngayon. Ang nag-reap kong benefits, kung paano pinalaki namin ni Mylene, yung dalawa, ngayon ako nag-reap ng benefits na nakakausap ko yung mga as men. Mm-hmm. Diba? Ganun. Hindi, malaking pasalamat nga ako na hindi naging spoiled brat. Yung, parang hindi sila naging spoiled. Diba? Si Mylene ba, ano, disciplinarian? Si Mylene, oo. Oo. Gusto mo yung oo. I'm working with her kasi sa actor. She's very, She knows what she wants and she will make sure that you know na she wants it. Ito, hindi to alam ng lahat, pero may kanya-kanyang mangganap sa life. Si Paolo at ang mami nila Tomas at Lucas na si Mylene, close friends pa rin sila. Ano ang secret to having a good relationship? It's basically communication. With any relationship, kahit kayo or hindi, or magkaibigan, or mag-asawa. It's the communication, di ba? Parang, when we started going out, kami ni Mylene, a few years ago. Wow! Ano ba? 15 years old na yun. So, when we started going out, we always said na parang, dapat open tayo. So, when we decided na maghiwalay, we said na parang, teka, dapat, kahit anong mangyari, we have to be parents to Tomas. Of course. And then, yun, sabi ko, kahit anong galit namin sa isa't isa, I think, hindi siya mangyayari, hindi kami mag-aaway. Mm-mm. Because of that love for Tomas and Lucas, na we have to maintain a friendship, a certain level of respect for each other, para mapalaki namin yung galing. Mga maganda yung ganun, ano? Ganda. Hindi yung nag-iiwasan kayo, di ba? Oo, mahirap yung ganun, Mahirap yung, mag-second guess, Hindi, diba? Tsaka ang kids kasi ang magsasuffer. Yes, we're doing it for the kids. Hindi naman natin pinipilit na palaging dapat kayong magkatuluyan. Mm-mm. Because things happen. Yeah. But ang ganda na yung pagiging parent, yun ang solid. Mm-hmm. Very nice. Dumating ba sa point, minsan nagtanong din yung mga bata tungkol dyan, kung papaano nyo pinapaliwanag, ganyan? Yeah. May time, I think Tomas was grade 3, I think. So nakikita niya yung may ibang family. Mm-hmm. You went to, kasi parang progressive school kasi pinuntahan nila. Yung pinasukan nila. So, iba yung, makita nila may mga iba pag Parents Day, darating naman kami ni Mylene, pero yung iba, Mylene, parang darating magkasama. So, napansin ni Tomas, sabi ni Tomas, parang, ganun, Dad, parang, aren't we normal? Mm. Because, parang, you live in different house, ngayon, hindi tayo nakita everyday, but my classmates who tell me like this, is that. So, sabi ko kaya kay Mylene, paano natin gagawin to? So, in-explain namin sa kanya. How old was he? I think he was grade 3. Nine. It could have happened before that. I don't remember. Pero yun yung talaga actively nagtatanong siya. So we just explained na, well, you know, we love you. That's what's important. And okay naman kami na mami mo. So yun yung priority here, you guys. So we explained naman properly. And then, akala ko, so medyo umi-emote pa ako. May ano pa ako na parang ganyan, di ba? Parang seryoso ako na, siya nakatingin na sa akin. Tapos sabi niya, oh, okay, that's good. Oh, bakit? Dalawa Christmas ko, I'll get two gifts. So, yun na realize, totoo. Anak na sayang yung pag-emote. Nahanda ko na yung yung usapan. Uy, ang swerte nyo, ah. Tsaka mukhang he also got your mind setting. That's good. Yeah. So good. Mm-mm, mm-mm. So, on that note, given nga na hindi lahat ng nasa same situation as you ay okay like you, may advice ka ba sa mga viewers natin na nasa parehos na setup? Like, what's the most important thing to maintain good family connections with the parents? The stepmoms, the dads, and kids. Yeah, well, it's, like you said, it's the mindset, no? Ang hirap kasi nung mapuntahan yung mindset na yun unless ituro sa'yo. Kasi minsan nga, kahit ituro sa inyo,
hindi ka pa naniniwala eh. Because mm-hmm. you grew up in a certain way and you believe certain principles sa tama. So but I guess ang maganda is magandang advice is just to keep an open mind. 'Di ba? What works for you now may work, but you have to be open na baka may ibang paraan, na baka may iba kang matutunan. And bilang napakasaya ng mindset and disposition mo, how do you make every day super happy? Yan na. I eat a lot. I work out a lot. That's one source of happiness. The best. Of course. And it's about one thing that keeps me happy. Every time, parang gito pag may kachika ako, I enjoy these talks. I enjoy, and on social media, I reach out to certain people. Pag nakita ko may konting post silang off, parang, uy, kamusta ka na? And nice. And I make time para makipagkwentuhan. It's one thing that this pandemic taught me is to make sure that your friends are okay. Yun. Maraming salamat, Pao, sa pagbisita mo sa amin. Saya. Bitin. Yes, of course. Bitin. Since, you know, mataas ang energy natin, di natin sasayangin. We are gonna teach you. Ate Pauline will teach you. Si Pauline nga. Yes. Kapatid mong nawawala. Dahil dati nung batch 11, last mga sayo-sayo tayo. Ito yung kapatid mong matagal nawawala. Star Circle batch 11. Star Circle batch 11. Dito ka, Pao. Again, warningan muna siya na ang sayo. Pao and Pao. Okay. Ito lang step. Chika. Chika. Dun. Chika. Hindi kita makikita. Talaga dun. Chika. Besh. Besh. Chika. Besh. So, dalawa yan. Okay. Tapos, hawi. 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 Baba. Okay. Another one. Chika. Besh. Chika. Besh. Hawi. 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 Baba. Yan. Okay, ready ka na? Agad-agad to, ha? I was born with. Wala, 5, 6, 7, 8, bro. Agad-agad to, ha? Music! TikToker? Ayun na! Ayun na! Baba! Yan. Sapa! Sabi siya, nagmamadaling kami. Oh, di ba? Yes! Tita mo! Yes! Elbow bomb! Thank you, Paolo! Thank you for having me. Thanks, Pao. Enjoy. Thanks, Pao. And nice to see you again. Susunod na, kikilalanin ang kapitbahay ni Mars na si Feling Taga. Bakit kaya ganun pangalan niya? May ganun, Mars? Abangan yan sa pagbabalik ng... Yan o. Sa mga mommies na may kids na magse-celebrate ng kanilang birthday, pwede kayong mag-send ng birthday details ng inyong anak sa official Facebook page ng Chika Besh. Kami mismo ang babati sa inyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Send na! Welcome back, mga ka-chika! Diba? Sa isang barangay, laging may kontrabida. Kila Mars, meron din. Meron din. Kilalanin natin kung sino talaga si Feling Taga. Ay, naku, ano ba yan? Ito na, si ito Feli, na. Ito na ang share ko lang. Ninita yung may attitude. Yan yung may fears. Very good. Ayan. Ayusin mo. Yes, pa. One. Okay, very good. Ganito ba? Pilis. Ay, may aura, yung may aura. Ito? O, atas mo pa, atas ka pa, atas ka. Yan. Yan. Hala! Hala, Pilisa, tulungan mo ko dito. Baka makita tayo ni Ali Feli, patay tayo. Hala, yun na siya, nasa takbo! Hala! Ano to? Sino kalat dito? Mahuli ko lang kayo, ha? Malalaman niyo kung bakit Feling Taga ang pangalan ko. Kalat pa kayo rito, ha? Ma-report nga ito kay Cap. Paano yan, Pilisa? Baka ipabaranggay ako ni Aling Feli. Ayusin na lang muna natin, tapos magsuri tayo. Halika, magsuri tayo. Pilisa, natatakot talaga ako. Baka tagain ako ni Aling Feli. Tagain talaga? Oo. Yan ang sabi nila Aling Rose. Kaya nga, Feling Taga, ang pangalan niya kasi dati raw masador yan sa palengki eh. Minsan nga,
Meron daw yung customer na kulang yung bayad. Bigla daw hinila niya yung braso, tapos... Katakot, Felisa. Ano ka ba? Narinig ko nga dyan kay na mama, kaya doon pala tinawag na Feling Tagayan kasi dating Tagalooban yan. Tsaka alam mo ba, news daw yun ng mga gangsters. Whoa, they ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Kala ko hindi naman ako tagain ni Aling Feli. Baka ipabugbog naman niya ako. Natatakot ako. Kaya nga ayusin na natin to. Mga chismosa! Ang babata niyo palang ganyan na kayo. Narinig ko lang ang mga pinag-uusapan ninyo. Kayo pala mga nagalat dito? Aling Feli, sorry po. Sorry po kasi ano eh. Nagpipicture lang po kami ni Felisa dito ng fears. Eh, bigla ko pong nasagyo itong basurahan ninyo. Pero hindi ko lang po sinasadya. Natakot nga po kasi kami sa inyo, kaya po kami nagtago eh. Aayusin po namin to. Tapos po, wawalisan po namin. Aling Feli, pasensya na po. Sana po, huwag niyo po kami tagain. Huwag niyo rin po kami ipabugbog, Aling Feli. Mali na nga diskarte niyo. Mali pa yung mga chismis ninyo. Eh, bakit po Feling Taga yung pangalan niyo? Kasi ganito yan. Sa dati kong barangay. Feli, my loves. Baka pwede mo kaming kunan ng merienda. Ah, sige. Bogart, ting merienda nyo. Salamat, Feli. Ay, naku, Bogart. Uwi muna pala ako. Yung basura dun sa bahay, hindi ko pa natatapon eh. Kung meron lang sana magtatapon eh. Ah, sige. Diyan na kayo, ako na bahala. Salamat, Feli, ah. Naku, Bogart, wala na pala tayong soft drinks. Diba? Uy, Feli! Pwede ba makikiso yung pabili ng soft drinks? Ganun ba? Sige, ako na bibili ng soft drinks. Pagkain mo na yan, buksan mo na yan. Tap yan. Tap ba to? Bogart, ito na yung soft drinks niyo. Pre, swerte mo sa girlfriend mo, ha? Oo naman. Alam mo, ang maganda dyan kay Feli, masipag, mabait, at hindi yan si Feli. Ayos. Maswerte mo kay Feli. Biruin mo, meron kang taga-saing, taga-linis, taga-tapon ng basura. Feling taga. Ika nga loko-loko. Ayos, swerte. Swerte mo. Feling taga. Sa araw na to, wala na kayong maaabuso. Lilipat ako't magbabagong buhay. Wala nang utong-utong si Feli. Mula ngayon, katatakutan na si Feling Taga. Wow! Yung hiwa niyo po sa tiyan. Dahil pala nabubog kayo, ang sama naman po pala ng mga dati niyong kapitbahay. Pati rin po yung boyfriend yun, sama din po ng ugali. Kaya kayo, wag nyo aabusin yung kabaitan ng kapwa ninyo. Masama yun. Opo, tatandaan po namin yan, Aling Feli. At sasabihin po namin sa lahat na mabuti po talaga kayong tao. Pero wag din yung sasabihin o gagawin. Bakit naman po? Okay naman sa akin na pag-usapan ako o katakutan ako. At least, alam ng iba na walang pwedeng bumangga kay Feling Taga.
No? I-subscribe niyo ba o ipapabarangi ko kayo dahil nagkalit kayo dito? Sige po, secret na lang po. Huwag kiss mo sa mga bata, ah. Opo, secret na po. Mabuti naman kung gano'n. Ah, sige na, ilabas niyo na yung camera niyo. Tuturuan ko kayong mag-post ng fears. Talaga po. Sige po, Aling Feli. Mag-selfie po tayo. Yung first po, ah. Sige po. Ganto lang yan. Kulain na yun. Kaya naman pala siya tinawag na Feling Taga. Taga-utos. Taga-bili. Taga-bili. Taga-saing, taga-luto, taga-linis. Dakilang na, utosan. Nakakatuwa naman yung si Mars, ano? Dumami na silang dumami dyan. Paano ano nakakuha sila lahat, ano? Oo. Para sa itong gremlins, nabasa, dumami. Uy, exclusive yan dito lang sa show natin, ha? Correct. At may mga exclusive pa kaming pagganap. Alamin yan mamaya dito lang sa... Umpisahan niyo ang linggong kasama kami. Papapawaw na naman tayo sa quotable quotes ni Misinformation. Oh, she's back! Ayan na naman si Information na yan! At may virtual gala pa tayo! Kaya kita kids, dito lang sa show where happiness is a daily habit. Chika Bash!